ang topic natin maganda, compromising deficiency tax. Para maintindihan natin mabuti itong topic natin about compromise settlement, may procedure dyan at may procedure na ginagamit para hindi kayo makasuhan ng tax evasion. Using compromise settlement of your deficiency tax liability, kailangan nating maintindihan yung kaso ni Manny Pacquiao at yung kaso ng Mighty Corporation. Si Manny Pacquiao, yung kaso niya, si Senator, nabalita na makikipag-compromise na siya through the assistance of his lawyer sa Bureau of Internal Revenue. Pero wala pang amount. So, hindi ka pwedeng makipag-compromise ng walang amount. Ito namang Mighty Corporation, yung gumagawa ng sigarilyo, nag-offer na kay Presidente through Department of Justice, napabayaran niya yung 13 billion tax deficiency daw. At dahil napakalaki ng amount, willing naman daw silang magbayad ng 1 billion a month ata. Hindi matanda kung ano yun. Gusto ko lang liwanagin sa mga nanonood at nanunuri, nakikinig ng video ito about compromising your deficiency taxes. Pag nag-compromise ka, kailangan may dalawa kang gagawin. Number one, i-accept mo na yung assessment ng DIR ay tama. Number two, i-accept mo in public instrument na mali ka. Mabigat yun, ha? Tama ang DIR, yung assessment niya, at ikaw mali. Doon lang pwedeng magkaroon ng compromise. So, ako, sa 30 taong ginagawa ko na itong taxation na to, ginagamit ko ang compromise sa dalawang bagay. Number one, ialis ko yung presidente may-ari ng kumpanyang nire-represent ko sa possible criminal persecution. Yung bang i-public humiliate ka, daling ka sa yung mukha mo, yung picture mo sa TV, maring yung pangalan mo sa radyo, saka sa mga internet, social media. And number two, ma-reduce ko yung tax substantially. So may pag-uusapan tayo dito sa susunod nating pag-aaral. Paano ba kino-compromise yung tax? At ano yung process natin? Yun yung part 2. Yung process natin sa part 3, yung know-how na paano ginagawa, i-discuss ko rin sa inyo. May paraan para bumaba ang buwis na hindi naglalagay. May paraan para hindi ka makulong na hindi ka maglalagay. Yan ang tinatawag na compromise settlement. Kung kaya po ninyong gawin, bibigay ko na po sa inyo yung tip number 1. DIR form 2107 ang gagamitin nyo. At DIR form 2110 yung isa pa hong pwede nyong gamitin. Kung kailangan nyo po ng tulong ng organization ni Emilino T. Maestro, willing po kami tumulong sa inyo. So, hintayin nyo po yung part 2 nitong ating dinidiscuss about compromising your deficiency tax, at yung part 3, know-how po yun. Maraming salamat.